Okay, go ahead, Ma'am Sari. Magandang umaga po sa ating lahat at bago po natin umpisahan, umpisahan po natin sa panalangin na bigay po sa atin ating pinag-aaralan ngayon, The True Millionaire's Prayer by Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing, Lord. I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich, and I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channels of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. And I place my life in your hands. Amen. Bago nga po pala, pa natin umpisahan ng ating pag-aaral na naman muli, magandang umaga po sa ating lahat. At magandang hapon din po sa ibang panig ng mundo, sa Pilipinas at sa iba pa. Muli po ako po pala si Sari Riomalos, nakilala po sa pangalang Sari, pero ang tunay ko pong pangalan ay si Rosario Riomalos po, isa pong SMD na sa naka-base po dito sa Milano at Tubong Antique po. Ngayon po, pag-aaralan po natin uli si IMG, kung sino nga ba talaga si IMG at kung ano po ba talaga ang adikain niya sa atin, no? Si IMG po, noong 1998, was the birth of IMG in the Philippines and was registered in the SEC on 2002. Isa po siya na pinakamalaki and the fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe, Canada, United States, at going worldwide po. Siya po ay International Total Financial Solution, no? Sabay-sabay po tayong aralin natin ngayong umaga kung ano po talaga ang kanyang pangarap para po sa atin. Next po, Madam. And then si IMG po, mayroon po siyang vision at saka mission. To help create wealthy for families to make a difference for families so there will be no family left behind. Yan po yung vision niya, no? At meron po siyang mission. We help people move the dreaming to financial industry where everyone is able to earn that we wealthy are earning by bringing the secret of wealthy. Yan po yung vision niya. Then yung mission niya, yung kung tutulong po siya to create wealthy for families to make a difference for families so there will be no family left behind. And then ano po ba ang adhikain niya? We help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concept and solution to the middle-income individuals and families who are overlooked by the financial industry. Yan po yung nilalaman at adhikain ni IMG para po sa atin na nandito na, no? At sa mga baguhan din po. Ito po yung pinakamalaking hangarin nila sa atin, lalong-lalo po sa ating mga OFW, no? Ayan po yung mission, vision, at saka kung ano yung hangad bawat isa sa atin. Siya po ay meron po siyang the challenging future. Isa po yung uncertain labor of market, no? Kung mapapansin po natin ngayon, no, sa ating sitwasyon ngayon dito, lalong-lalo na po ngayon sa Italia, yung halos araw-araw po, only minutes po yung pinag-uusapan yung automation and powerful software continue to replace, no? Yung tayong mga tao ay unti-unti na pong pinapalitan, no? Instead po na basahan ang gamit, manual-manual, ay pinapalitan na po tayo ng mga machine. And then mayroon din po siyang manufacturing jobs are moving overseas to cut cost. Yung pong ginagawa na po yung mga example po natin yung mga damit o kaya yung mga accessories, no? Dinadala po sa ibang lugar para po makapag
save po sila sa bayaring tax, no? Lalong-lalo na dito sa Italia, halos araw-araw ay puro tax po ang pinag-uusapan. Mag-aaway-away na po sila dahil po diyan ang yung kumakambyamento, no? Yung pagpalit sa atin, lalong-lalo na sa kagaya natin sa mga part-timer, no? Halos wala na tayong oras na ibinibigay ng ating mga amo. Gawa nga ramdam na ramdam po nila kung paano kabigat ang kanilang mga bayarin. Yan po yung una na ipinapaalala sa atin ni IMG. And then yung pangalawa po, yung lost of savings and high debt, no? Yung pinaka-major po talaga natin kung paano po natin yung mapaglabanan, no? Ang sitwasyon have a major impact on retirement, no? Karamihan po, no, hanggang sa pagtanda, no, many people have to work beyond 65 of age to survive, no? Instead na kung mapapansin po natin dito sa larawan o sa ilustrasyon, may umiiyak, may nandiyan na lang po sa tabi na naghihintay na lang po ng bigay ng tao dahil sa kakulangan ng kaalaman, no, na instead po na pagdating po sana ng 65 ay nasa kumbaga sa Ilocano po, Indayon, no, yung doon na nakakahayahay na ang buhay, pero hindi po mali po yung kanilang nararanasan o nararanasan po natin, no, dahil sa kakulangan po sa paghahanda ng kinabukasan, no, hindi nila napaghandaan dahil kulang sa kaalaman, kulang po sa wala po silang nahagila pagaya po natin ngayon na pinag-aaralan po natin kung paano po tayo makapaghanda sa ating katandaan at kung paano po natin maiwasan ang mga trahedya at mabayaran po ang ating kautangan. Yan po. And then yung pangatlo po, yung high cost of education, no? Lack of preparation for college planning with heart the younger generation as well as parents, no? Hindi lang po sa Pilipinas, dito din po sa Italia. Marami din pong magulang o marami din pong mga pamilya na hindi po nila napapaghandaan ang edukasyon, no? Dahil dito, marami pong nagre-rebuild din ng mga kabataan na gustong-gusto po nilang mag-aral, pero may mga, kumbaga may mga magulang din po na baliktad din, no? Yung kaisipan, yung bang ipinamulat nila sa mga bata na sige, magtrabaho kayo dahil andito kayo sa abroad, no? Pero hindi po nila napapansin na yung mga batang ito ay gustong-gustong makamit ang kanilang edukasyon, no? Dahil gusto din po nilang mapaayos ang kanilang buhay. Pero may mga magulang din po. Talaga, hindi ko po tinutumbok lahat. Ano? Especially po dito sa Italy. Na halos karamihan ng mga bata dito, pagtumtum po age of 15, 16, 17, no? Halos nasa Chinese restaurant na po nagtatrabaho. Yun po, ikinakalungkot ko po, no? Yung may mga anak dito. Ako din po may anak din po dito, no? Na dapat po paghandaan po natin itong mga para sa edukasyon ng mga bata para hindi din po siya mahalin tulad sa mga ating mga naranasan po, no? Dahil pagdating po ng araw, hindi ko naman po ilina lahat, no, na mayroon pong Chinese restaurant, mayroon pong McDonald's, baka mamaya po ay robot na po lahat ang kapalit ng mga batang ito na ipinagpipilitan ng mga magulang na sige, magtrabaho kayo, mag-impok kayo ng pera, no? So pansinin po natin, no, sa mga ilustrasyong ito na kahit po
mga basic no lang sana ang matapos ng mga batang ito, mapagpreparahan po natin, mapaghandaan po natin no, para po sa kanilang kinabukasan na hindi rin po magaya sa atin no. Ayan po yung high cost of education. Kailangan po talagang mayroon po tayong ipinaghahanda para sa kanila. And then ito po no, kanina narinig ko lang din po ito, yung increasing cost of living no, yung pag sa Pilipinas ang 1,000 pesos daw dahil balita lang no, hindi na daw magkakasya. Dito naman sa Italia, yung 20 po natin dati ay hindi po natin mabuhat-buhat no. Ngayon, punta ka sa supermarket, hindi na po natin pwedeng tawag nito, bitbitin no, na magkanda ika-ika kang magbitbit. Lagay mo na lang sa sino mo, nasa likod mo na ang 20 pesos, di ba? Kaya ang daming kababayan o ako din no, na nag-aano din na nararamdaman din itong increasing of cost of living no. Dahil dito, many people have difficulties in saving money for their needs and when need arises, no? Dito may calamities, car repair, death from the family and their only option ay utang, no? Yun nga nasabi ko kanina, no? Na dapat po talaga natin pansinin itong adhikain sa atin ni IMD kung paano po natin mapaglabanan. And then control your future. Your future is not in the hands of your employer or your government. It's either in the hands of your bank nor your broker, no? Huwag po tayong umasa o iasa po, no? Kaya dito sinabi niya, make money, save money, protect money and accumulate money. Yan po yung number one na kailangan po natin bigyan ng control no, yung paano natin makagawa ng pera at pag-save ng pera at maprotektahan po yung ating mga kapirahan at kung paano po siya lumago para po sa ating bukas no. Then be your own money manager no. Dito po understand how money works and then make money works for you. Ito po yung isa sa ikinakalat po natin o binabahagi po natin sa ating mga kaibigan, kapamilya, no? Na kung paano natin bigyan ng kahalagahan ang ating kapirahan at kung paano po magtatrabaho ang ating kapirahan para sa atin, no? Yung ayahay ang buhay natin pagdating ng araw. Yan po yung be your own money manager, no? And then dito, may mga katanungan dito, ilang taon ka nang nag-work at magkano na ba ang ipon, no? Diba, halos lahat sa atin, nakaasa lagi tayo sa sahod, no? Dito sa unang, unang paralira no, mayroon po siyang numbers of work and then annual income, yung average niya and then total amount earned and then savings no. Dito sa pangalawa, mayroon siyang 10 years number of years work, mayroon po siyang sinasahod na 300,000 average annual and then mayroon po siyang 3 million total amount earned no. Ang tanong po dyan, sa sinasahod mo na yan, no? Mayroon ka bang ipon? Mayroon ba tayong ipon? Di ba, laging katanungan, asaan ang ipon? Lagi po nating sagot, mayroon resibo. Di ba? So, hindi po nababasihan ang ating kinikita. Ang basihan po ay yung savings. Yun po. It's not what you earn, what you counts. It's what... Hindi ko makita, madam. What you keep, yun po ang binabasihan dun po sa savings. No? Hindi po natin pwedeng sabihin, ang laki-laki ng sahod po, million sahod po, hindi po doon. Kailangan po dun po sa kung magkano po ang ating naiimbak. No? Dito po, meron po siyang apat na financial concept. No? Kumbaga susi, kung paano natin pa
ano ang ating kapirahan, no? Ang isa po, the X-curve concept, and the pangalawa, yun po yung rules of 72, the rules of money, the solid financial foundation, and the abundance formula, pay yourself first. Yan po yung konsepto niyo na i-aaralin, na binigay sa atin ni IMG kung paano po natin pahalagaan talaga ang ating mga kinikita. Then yung X-curve po, the X-curve concept, dito po pag napapansin po natin, mayroon po siyang dalawang line. Kumbaga, ito po yung guhit ng ating palad, no? Yung tinatahak natin araw-araw, no? Laging hindi po natin malalaman kung pula o berde talaga, no? So ngayon pa lang po ay umpisahan po natin na bulay-bulayin, no, kung ano nga ba talaga si X-curve concept, no, yung X-curve concept na ito, no. Dito po sa pulang linya, meron po siyang responsibility line, at saka doon po sa birdie, yun po yung money line. So ibig sabihin, mag-start po tayo, no, sa at age yung 20 years old, dito po ay kumbaga fresh po tayo na magtatrabaho. Karamihan po sa atin tapos na po sa pag-aaral sa mga edad na ito. So dito po matatawag po natin na mayroon po tayong active income, no? Dito po nag-uumpisa tayong magtrabaho para po sa kapirahan. Pero dito din po nag-uumpisa ang ating malaking responsibilidad. Ano nga ba yung mga responsibilidad na yon, no? Ayun po yung pagkain, shelter, clothing, education, health, death, at saka loans, no? So ang hangad po natin dito, no, kung paano po natin pababain ang ating mga responsibilidad, no? So kailangan po nating ibalanse kung ano nga ba talaga, no? Habang po tayo nagtatrabaho, kailangan po nating unahin lagi, no, ang ating sarili na trabaho ako ng trabaho. Yung bang kahit po hindi natin na lagi po natin sinasabi, no, bukang bibig po natin, halos lahat po tayo bukang bibig, ang sakit na po ng katawan, no, trabaho ng trabaho, punyet ang basahan, mga ganon, di ba? Lagi na lang itong nasa kamay ko, di ba? Yung kasabihan lagi, no, may mga expression po tayo na hindi dapat bitawan. Pero sa totoo lang yun ang katotohanan, na hindi po natin maintindihan kung paano po natin malagpasan itong mga responsibilidad nito dahil kulang po tayo sa kaalaman, no? So habang tayo nagtatrabaho, kailangan din po nating isipin yung sa ating pansarili. Nandito po yung napakaliwanag na po na sinasabi dito na kung tayo po ay magkakasakit, paano po natin malagpasan itong mga responsibilidad na ito? Paano po mabawasan, no? So kailangan mayroon po tayong healthcare. Siya po yung magtatawid sa atin, no, na maipagpatuloy ang ating responsibilidad. So tumungtong po tayo doon sa edad na naramdam na po natin, no? Kailangan din po natin yung insurance, no? Para kung talagang mahal po natin ang ating maiiwan, kailangan meron pong sasalo sa ating responsibilidad. At then, patuloy po ang buhay, no? Tatanda tayo, meron po doon dalawa. Diba? Yung sa gitna ng buhay na yan, yung life, yan yung, diba, yung meron tayong insurance. So hindi po pwedeng tuloy ang buhay. Maganda po ang ating lakad, no? May healthcare na tayo, may insurance na tayo, pero kahit mayroon tayo niyan, kakain at kakain pa rin tayo, mayroon pa rin tayong kailangang gawin sa ating buhay kung tayo ay bibigyan ng kagandahan, no? Yan po yung tinatawag na if you live too long, kailangan din po natin kumain, no? Hindi rin po pwedeng nabubuhay tayo na walang pagkain, nabubuhay tayo na walang damit, wala tayong ano. So ang pinakamalaki dito talaga, siyempre yung ating kalusugan. So paano natin mapaglabanan ito? Kailangan din po mayroon tayong emergency fund, no? And then bago po yun, doon po mag-i-start ang ating
tawag nito investment, no? Pag maano na natin ito, yun po yung tinatawag natin na passive income. Kung paano po yung kapirahan natin ay magtatrabaho po sa atin katandaan. Yan po yung dapat po pansinin natin at bigyan po natin talaga ng intensyon. Yung unang-una po natin gawin ay po yung healthcare insurance emergency fund at saka po tayo mag-i-invest. Yan po yung X-curve concept. And then how money works, no? Ito po yung the rules of 72 is a shortcut to estimate the numbers of years required to double money at the given rate of return. Ito na po yung kumbaga ay ginawa po sa atin ito na yung palaisipan, no? Dahil meron po siya dito, dalawa po ang binigay sa atin ni Lolo Einstein, no, na ilustrasyon. Yung 72 by 4 equals 18. So madodoble po ang ating kapirahan pagdating po ng 18 years, no? At saka dito naman po sa pangalawa, mayroon po siyang 72 by 12 ay magdodoble po ang ating kapirahan pagtuntong po ng 6 na taon, no? So dito po sa una, at the age of 29, mayroon po siyang nilagay na 100,000. And then pagtungtong po niya ng 47,000, yung pera po niya ay nagdagdag po, no, ng 200, yung 100,000 ay naging 200,000, and then age of 65 naging 400,000 po. Ayan po ay sa 4%, no, dahil hinintay po niya every 18 years. And then dito po sa pangalawa, yung age of 29, parehas din po ang nilagay niya. At 12% po, pagtungtong po niya ng 65, ang kanyang katirahan po ay naging 6,400,000 po, no? So, people who don't understand how money works, they end up working for money. People who understand how money works, and they let money work for them, no? So kung mayroon pong mga behikulo, no, na ganito na example po dito, alin po ba ang gugustuhin natin? Yung bang kikita ang kapirahan natin sa maiksing panahon o dun po sa mahabang panahon, no? At di ba dito, no, kasanayan halos tayong lahat sanay na sanay po tayong maglagay sa bangko, no? At the rate of 1%, wala pa nga, no? At hindi po natin alam kung kailan mag-a-accumulate dahil wala po silang ipinapaliwanag na maayos. Lalong-lalo na po sa mga time deposit, yung pong mga savings, halos sa mga savings po natin sa banko, wala pong interest, nagbabayad pa tayo. Pag hindi po natin na nalagyan ng 6 months, kakain po siya ng 200 peso, no? Hanggang sa mapapansin na lang natin, wala na palang laman ang ating mga konto. Ito po ay usaping sa Pilipinas, mas lalo na rin po dito sa Italia, no? No, yung magkano yung annually natin dito, 78 euro, no? Kaya dapat po talaga nating pag-aralan kung paano po talaga i-manage ang ating kapirahan at kung paano at kung saan po natin talagang ilagay para po hindi po tayo kawawa pagdating ng araw. So, the difference between 400,000 at 4% versus 12% is 6 million, no? So, biro mo yan ang diferensya, no, sa dalawang example na nilagay dito na kumbaga 6 million ang kanyang tinita sa kanyang pera halos decades, no? Kumbaga doble-doble. So, ang 6 million ay kumbaga nasa tamang bulsa na niya yon. Yung 400,000 na natitira, yun yung balik sa atin, yung ibabahagi sa atin. Equivalent nun ng isang ballpen o isang payong, isang notebook, keychain na wala pang isang minuto, nalaglag na, nawala pa si keychain, no? So, kailangan po talagang aralin natin ito, no? Ayan po yung how money works po para sa atin.
And then ito po yung solid financial foundation, no? Kung mapapansin po, nandito po yung nakasulat kanina sa X-curve. Dito naman po ay inalimbawa po kung paano tayo magpatayo ng bahay, no? 'Di ba karamihan lalo na sa mga province, no, tatayo na lang ng kawayan. Yung apat na haligi, didingan, lagyan na lang ng kung ano-ano diyan para lang may matulugan. Pagdating po ni Bagyo, lilipad na po yung bahay dahil hindi po nila napag-aralang mabuti kung paano, no? Ayun po ay halintulad din po dito sa solid financial foundation, no? Dito po mapapansin po natin sa pinakababa ay yung healthcare. So ibig sabihin, ang pinakamagandang pundasyon po talaga sa ating buhay o sa ating bahay ay kailangan po talagang mayroon po tayong malakas na pundasyon. Ganun din po sa ating sarili, yun po yung healthcare. So ang healthcare po mayroon pong short term and then long term. Yung short term, yung dito sa Italy, mayroon po tayong karta sanitarya na pag-uwi po natin ay hindi po yan natin madadala, no? Pag sa Pilipinas, kailangan po talagang mayroon po tayong long term, no? Dahil uwi man tayo sa Pilipinas, bit-bit po natin ito para po sa ating sarili. And then protection, no? Ayan pong protection, yun po yung insurance kanina, no? Na nandun din po, nakalagay din po sa X-curve, no? Yung insurance, mawala man tayo, mayroon pong sasalo sa ating mahal sa buhay dahil naprotektahan po tayo ni insurance. And then yung pong kautangan, dalawang klase din po si utang, no? 100% po, no, dito lang sa Milano, no? Halos bongga-bongga po, no? Mangungutang po sila, mayroon pong magdidibo. Utang ng 5,000 euro sa Compass. Magdidibo. Isang araw lang po, nabusog po yung mga inimbita, no? Pero tayong nangutang. 5 taon po nating huhulugan. Linggo, ngayong araw Linggo, mayroong may dibo, magandang okasyon, dilaw, dilaw ang lahat ng kapaligiran. Pagdating pala bukas, naninilaw na pala siya magbayad ng kautangan, no? Yan po yung bad utang. Pero kung mangungutang ka, na ilagay mo sa kasagandahan, yun po ang maganda, no? Na i-invest mo sa atin o kaya ibibili mo ng lupa para po may mataniman, may maani, no? Yan po yung example ng kautangan. Kaya dapat pong iwasan po natin yung mangungutang ka na ilalagay mo lang po sa bad, eh hindi po pwede. Kailangan po mangutang ka, ilagay po natin sa magandang kahinanap na, no? And then emergency funds, yan po yung kahit anong oras meron po tayong madukot, no? 3 to 6 months hanggang sa 12 months, kailangan po mayroon po tayong maitabi as emergency funds. Saka po tayo mag-invest, no? Yan po yung last talaga. Wala po tayong karapatang mag-invest nang wala po tayong healthcare dahil mayroon po tayo, no? Yan po talaga ang ating kaugalian. Inuuna po natin ang investment. Bibili po tayo ng mga apartment. Bibili po tayo ng mga bangka o bibili po tayo ng mga itikan o bibili tayo ng kung ano-ano na lang dahil investment nga. Pero hindi po natin naiisip kung anong klaseng investment yun. Yung investment na itik, yung itik na yun, tinangay ng nagbabantay, di wala na investment po. Yung bangka, inanod ng alon, di wala rin. Kaya isipin din po natin kung paano po yung investment na tinatawag, no? Kaya napasalamat tayo dahil nandito po tayo kay IMG, natututunan po natin kung paano po natin pangalagaan ang ating pinaghirapan. So, build from the ground up and then build it right, build it strong. Yan po yung solid financial foundation, no? Dapat po ay talagang bigyan po natin ng pansin. Talagang itong sinasabi ni IMG ay hindi po para sa ating kapitbahay, pero para po sa ating sarili, no? Dahil tayo po ang nagsasakripisyo. Ito po yung sinaunang kaugalian natin, no? Yung income, pagtanggap ng ating sahod,
bibili ako ng ganito, no? Expenses kaagad ang ating nasa isip. Pupunta tayo sa Siravalle, sa shopping. Hindi po natin inisip yung kung paano mag-savings. Hindi po natin inisip ang ating sarili, di ba? Example na rin sa akin. Unong araw, nung hindi pa ako kay IMG, lagi padala ako, katatanggap ko pa lang ng sa part-time ko o 50 euro dala sa Pilipinas, pamumudmud, di ba? Kaya kailangan, ito po yung ating kaugalian na dapat po ay baguhin po natin, no? Next po. Then ngayon, nandito po tayo kay AMG. Lahat naman po sa tayo dito ay member na o kung mayroon pang walang member, dito po natin matutunan ngayon kung paano po natin halagaan ang ating mga pinagpaguran, no? Ito po ang tamang pamamaraan, yung income. Ayan po, tithes. And then savings and investment. Nasa huli pala talaga si expenses. Kailangan hinihuli si expenses, no? Dito sa ating income, kailangan mayroon po tayong para sa ating sarili, no? And then, syempre, inuuna lagi yung Lord, no? Si Lord, no? Bigay po tayo ng pasalamat sa ating mahal na nagbigay sa atin ng buhay, no? Hindi lang po si Lord, o hindi lang po si simbahan o yung mga association, no? Para din po sa ating mga kamag-anak, doon po natin ibibigay ang mga tithes na yan, no? Nasa 20%, and then savings and investment. Pagkatapos po, doon po sa tira ng ating kasahuran, doon po natin lahat mumudbud na kung anong gusto natin. Di man mag-cash, ya, ibahala ka ng mamaluktot, no? Kung talagang aaralin po, ay nakaka-adapt po talaga sa ating sarili, no? Na inuuna lagi, no? Doon sa old natin nakapamamaraan, no? Kasi hindi po natin dinintindi na bukas masakit na palang tuhod. Ay, paano na kung wala po tayong kaiser, di ba? Wala po tayong savings para sa ating sarili, di wala. Paano na yung mga tao na umaasa sa atin? So ito po yung tamang pamamaraan kung paano po natin pahalagahan ang ating kapirahan, no? Income, tithes, savings, and investment, and then expenses. Ayan po yung right saving formula na turo sa atin. And then dito po, do you have a healthcare plan, no? Do you don't need a long-term healthcare if you are sure that you are never going to get sick, and then if you think you can bring your company's SMO even after you retire, if you think your government can take care of your healthcare needs, maintenance, medicine, checkups, etc., no? If you expect your children to take care of you, no? The comfort level of your healthcare situation after the age of 60 depends on the decision you make today, no? Kung hindi mo inaasahan na ikaw ay hindi magkakasakit, eh siyempre pa saka-saka na lang. Pero kung talagang iisipin mo na importanteng impre, ano bang gagawin natin sa buhay, kailangan po natin ay meron po tayong healthcare na sa atin po ang desisyon, di ba? Ayan po yung katanungan dito. Next po. Ito po yung example ng ating healthcare, no? Pag once na member tayo dito o kung yung mag-member po, isa po to sa product na laging ikitinuturo, no? At ito po yung ipinaparating talaga sa atin ni IMG na dapat mayroon po tayo nito. Ito po yung pundasyon na pinakama tawag nito strong, no? Ito po yun kanina, kailangan pong may healthcare po tayo. Itang sample po dito ay yung T100. And then dito, meron po siyang installment amount of 58,822. Yan po yung annual. May contract price po siya na 411,750. And then yung start accumulation po niya, starting po niya age of 22. And then age of 29, yan po yung start of extended period niya, no? Dahil 7 years lang naman. And then start of long-term care period ay age of 28 dahil may 13 years na waiting ka, no?
yan po yung K100 sa Kaiser. During accumulation period, first to 70 years, mayroon po siyang healthcare benefits, no? Dito ay mayroon siyang annual physical examination benefits, dental healthcare benefits, members of choice of room and board, 1,000 a day po. Ito po example po to yung sa K100 na kukunin dahil mayroon po siyang iba-ibang plano, no? Depende po dun sa kukuhain natin, no? Mayroon po siyang annual benefits limit, yung ABL of 60,000 a year. And then, basic medical health benefits, 6 waiver and installment due to death and credit life, waiver of installment premiums due to total and permanent disability. And then mayroon siya term life insurance coverage, accidental death and dismemberment, and mayroon po siyang family assistance services, no? Yan po yung example po sa key plan 100 po, no? And then depende na rin po doon sa inyong plano kung ano pong nandoon ay depende po doon sa mga covered niya na benefits, no? Yan po yung Kaiser. Isa po yan sa ipinag ano ni IMG. And then dito po, kung tayo po ay member na ni IMG, mayroon po siyang mutual funds. Na mapapansin po natin doon sa ating portal, no, na mayroon po siyang Soldivo. Doon po natin nilalagay ang ating pera, no? And then bahala na po si professional fund manager, no? Siya na po ang mag-iisip kung saan po niya dapat ilagay ang ating kaperahan, no? And then dito sa example po, no, na investor dito, mayroon pong mga kanya-kanyang taas ng pera na inilagay, no? Kung saan ilalagay pagdating po, no, ng oras na maiayos na ni mutual fund manager ang ating kaperahan at ito ay po magkakaroon na ng tawag nito yung ibabalik po sa atin, no? At pari-parehas po yung interest rate na ibibigay niya, mataas man o kaunti man ang iyong pera, pari-parehas po ang bigay niya, no? Siyempre, pag malaki ang pera mo, siyempre mas malaki din yung sa iyo dahil depende po doon sa iyong nilalagay na pag i-invest, no? The investor receive distribution of asset according to the shares. Yan po yung kung paano po mag-move ang mutual funds, no? Madam, next po. Then dito po pag member po tayo, Rampers Financial, one stop shop for financial services. They have unique open architecture platform, includes mutual funds and stock trading. No, dito po yung mga naghahawak sa ating ano, ito po si Ramper Financial, meron po siyang Philequity, Atram, Sun Life Asset Management. And then PAME, andun po yung si Soldivo Funds, yun po yung nakikita po natin sa ating portal, no? Ayan po yung kagandahan na yung bang transparent po tayo, nakikita po natin kung saan po natin nagay ang ating mga funds, no? Madam, next slides. And then ito yung sa ating portal, yung sa Soldivo po, no? Na ito po yung sa pag naglalagay po tayo sa ating Soldivo, no, dahil sa portal, magpapansin po natin mayroon po tayong sarili natin na nakokontrol po natin anumang oras natin pwedeng kontrolin, no? Dito mayroon po tayong sariling statement of account na makikita po natin kung magkano po yung
nakuha nating mga shares, no? Dito, i-example po natin sa una, naglagay siya ng 2,000, no? Mayroon po siyang booking date, and then mayroon ditong NAV, kung magkano po yung isang share, no? So 0.6011 po yung isang share. So ang kanyang 2,000 po ay nakabili po siya ng 3,327 shares, no? Yan po ay ilalagay po doon sa accumulated numbers of shares, no? Pagdating po ng panahon na maka ipon po tayo, no? Example po natin, no? Pwede po nating i-redeem, no? Mayroon po siyang redeem diyan. Pwede po nating gawin sa sarili po natin na hindi na po natin kailangang pupunta pa sa parang bangko. Dito po sa ating portal, meron po to sariling report, no? Meron tayong, kung mag-a-add po tayo, add subscription lang po. And then, meron din po siyang, dito pag napapansin nyo, meron pong nakasulat na for booking. Depende po yan kasi pinagsasabay-sabay po yan ng ating fund manager. At pag okay na po lahat, no? Saka lang po nila isabayan na ibibili po ng share. Kaya pag napapansin nyo, laging reklamo, bakit andoon pa rin, andoon pa rin? Hindi po kasi basta-basta nilalagay ni fund manager, kailangan po maghintay po dahil kumbaga mayroon po silang tinatawag na quota, no? Kunyari yung 1 million na yon ay kulang pa ng isang sintabos, maghihintay pa po sila para mabuo po yung isang 1 million at saka po nila ibibigay kung saang shares po nila ilalagak, no? Yan po yung portal natin. Kung tayo po ay member ni IMG, makikita po natin sa ating portal yung si Sol Vivo. And then, kung member din tayo, access to major provides, one-stop shop. Dito pa makikita, lahat po ito ay mapapansin po natin doon sa ating portal, no? Si IMG po, meron din po siyang healthcare, life insurance, andyan na po yung Fidelity Life, yung Most 18, and then yung Manila Bankers, investment, yan po yung Sol Vivo Funds, PhilAm Asset Management and Corporation, and then PhilEquity, mayroong ITRA, may FAMI, Sun Life, and then real estate, no? Yung mga yung SMDC, yung Ayala Land. Yan, meron po tayo niyan na pwede po tayong makapag-avail niyan with discount po, no? Pwede rin po nating gawing ano para nasa atin po pupunta ang commission, no? Meron siyang general insurance, yan pong MAFRE. And then tawag nito yung Kubi. Meron din po siyang allied services, yan pong EPS, no? And then other services, may AFP, AFP, and then auto program, Heaven of Infinity, and then yan pong Kaiser, ayan po, hindi ko po mabasa. Yan po yung pag-member po tayo, yan po lahat ay mapapansin po natin sa ating portal, no? And then a new world, possibilities, the membership of revolution, no? Ito po yung from do it yourself home improvement to self booking shopping on kumbaga kasi maliliit po, hindi ko po mababasa, ano, di ito po yung the new world of possibilities. Parang tawag dito yung card po, mayroon po tayong discount card, no? Once na member po tayo ay mayroon po tayong tinatawag na card. Yan po yung the membership revolution, no? Pwede po nating gamitin na maka-avail. Example natin, pwede po na gamitin ito para maka-avail po tayo ng mga discounted. Parang ganoon, no? Next po. Dito naman po, no, pag members na halos kung member na tayo ni IMG, meron po tayong
kukuha na mga benefits, no? Yung una, yung pong financial education, yung pre-ebook, The Asset Secret of Savings, Building Your Future. Ito po yung naglalaman po ito ng kaalaman na kung paano po natin ma-avail, no? Nandito po lahat ang ituturo niya kung paano po natin malagpasan at ang ating tawag nito, yung Road to Financial Literacy and Freedom, no? Maganda po siya at makikita po natin ito sa ating portal. And then yung pangalawa po, yung pre-ebook, ayan po ay yung financial workbook, no? Next po. And then mayroon po siyang pre-financial workshop, no? Pag member po tayo, mayroon po tayong ginagawa doon na workshop, no? Dagdag kaalaman po sa ating lahat-lahat. Yung exclusive benefits number 3 po, yan po yung increased cash flow, debt management, yan po yung workshop 1. And then yung workshop 2, yan po yung building a strong financial foundation, yung proper protection, yan po yung benefits number 4. And then yung building wealth, asset accumulation, yan po yung workshop 3, ay benefits number 5 din po yan, no? And then mayroon po siyang retirement planning, wealth preservation, yan po yung pang-apat. Benefits number 6. And then building a business in the financial industry, yan po yung workshop number 5. Ay exclusive benefits number 7 po yan, no? Ito po ay makikita po natin sa ating portal at pwede po nating buksan, gawin. Mayroon po siyang mga exam doon at na magkakaroon din po tayo ng kaalaman pag na ating nabuksan po ito, no? Next po. And then financial education, yung pre-ebook, insurance, license examination. Ayan po ay provide ng Manila Bankers, no? Dito po yung, di ba, napapansin po natin na lagi po tayong nakakatanggap ng mga emails. Kung gusto po nating ma-avail ito, ay isa po tayong maging, tawag nito, license. No? Pag nakapasa po tayo dito. And then number 9, benefits number 9, free financial check-up. Kailangan din po natin yung financial sa ating mga kapirahan, no? Stay financially healthy with IMG's exclusive financial check-up. Yan po, may kumpleto po si IMG. And then exclusive benefits number 10. Ayan po yung sinasabi ko kanina, no? Yung Associate Financial Planner, yung certification program. Exclusive din po yan sa mga member po ni IMG. Sa local po ay meron po siyang 1,500. And then abroad, pataas, ma'am, mayroon po siyang 2,500, no? And then may free gifts din po si IMD up to 300,000 free personal accident insurance, no? Pag tayo po ay associate to IMD, mayroon po siyang 100,000. And then is IMD to IMDs 200,000, and CEO up, mayroon siyang 300,000. For all members with active accreditation po siya, no? Standard underwriting guidelines will apply. So pag member po tayo ni IMG, no, para ma-avail po natin ito, hindi naman po sa hinihingi, no? Kailangan po ay wag po nating kalimutan na active po ang ating accreditation. Yan po ay exclusive benefits number 11. And then mayroon po siyang 50,000, yan po yung Fidelity Life na 500 pesos po, lifetime na po yan, with 24/7 memorial concrete service tie-up po siya ni Everest. Yan po yung exclusive benefits number 12. And then, mayroon po siyang vision care, no? Ma-avail po natin to pag member po tayo. Free IMG and Kaiser frames, no? Pre-computerized eye exam sa De Los Reyes po ito, no? Yan po number 13. And then free unlimited consultation for members. Yan po yung sa medical center mo, mayroon po siya sa Makati, sa EPSA Cavite, Mactan, Cebu, Robinson Place, Palace, Manila, and then Robinson Galleria,
SM Santa Rosa, SM San Pablo, SM North EDSA, SM Seaside Cebu, and SM City Cebu. Yan po yung benefits number 14, and then discounted ulit po tayo, no, sa medical services for member, no. Pag member po tayo ni IMG, mayroon po tayong discount medical services for immediate family, mayroon din po, no. Yan po yung 16. And then yung Soldivo, no, exclusive benefits number 17, mayroon po tayong Soldivo, yung tawag dito, dito po natin nilalagay ang ating pera, kung yan po yung Soldivo. And then pag member po tayo ni IMG, meron po tayong access, no. Yan po yung benefits number 18, yung healthcare products and services, meron po siyang long term care, short term care, and then senior care. Yan po yung Kaiser. And then most 18 and most GRP. Yan po yung license insurance exclusive to IMG members, Everest member, and then IRA. Yan po yung benefits number 19. And then benefits number 20 po, yun po exclusive to IMG members, free investment seminar, yung so, Ramper, Soldivo, Etram, and Equity, BPI, and PAMI. Yan po yung ma-avail po natin, yung mga access po tayo dyan. And then exclusive to IMG members, yung mutual funds, at 0% entry fee. Yan po yung benefits number 21. And then access to stock online trading platform with free investment guidelines, no, investment guidance and analysis and update, no. Kung wala po tayong ginagawa, mayroon po dito yung My Trade, yung nakatutok po tayo dito, no. And then pero hindi po natin ina-advise po sa mga wala pong oras. Yan po yung benefits number 22. And then 23, yan po yung partnership with Palawan Township, Palawan Express Padala. Ito po ay sa Pilipinas, no, yung Palawan. Makakakuha po tayo ng mababang tawag nito, bayad pag tayo nagpapadala, dahil tie-up na po siya ni IMG. And then may mga discount din po siya, no, pag tayo ay isa na sa kay IMG, yung save money on your non-life insurance. Mayroon po yung assurance, yung Bolt, no? Members voucher to enjoy preferred rates, no? Mayroon po dito, nasasakop po niya yung Malayan Insurance, Standard Insurance, Pioneer, yung UCPB, at then MAFRE. Yan po yung benefits number 24. And then member savings on real estate purchases, and yan po yung 25. SMDC, Ayala Land, and then DMCI. Dito po ay pwede po tayong makakuha with discounted po pag member po tayo ni IMG. And then discount on special courses, no? Madam, pat. And then services only, yung services pa rin po, no, yung number 28, EPS, yan po yung protect your asset, meron po niyan si IMG by creating your own corporation through IMG at the members exclusive price, no. And then meron din po tayong legal assistance program. Hindi na po tayo lalabas, no, nandito na po lahat sa halos kay IMG. Yan po yung number 29, new exclusive membership benefits. Yan po yung kung mayroon po tayong mga problema, pwede po tayong magpa-assist sa legal assistance nila, no. And then may benefits number 30, yan po yung Everest, yan memorial services. First 24/7 memorial concert services, no, sa tawag lang po tayo diyan, at convenience po para sa ating peace of mind, no. And then exclusive number 31, ayan po yung auto program. Kung gusto po nating mag-avail niyan, mayroon din po si IMG yung auto program, no. Makakamura pa tayo, at pwede po tayong mamili, no. Then kung masipag po tayo, no, meron po tayong mga rewards, be an financial industry
own a business, become a financial educator, own your time, online system, help families achieve the income you want, become debt free. Yan po yung number 32 benefits. And then travel the world, no? Ito nga yung mayroon silang binibigay na ano sa atin, no? Yung convention, vacation, and then cruise, no? Yan po yung exclusive number 33. Meron din po siyang world-class recognition. Yung mga pins natin, yung mga nagkamit, no? Ng mga MDs, no? Ngayon, halos ang dami-dami nila, di ba? Sa kasipagan nila, meron silang mga pins. And then what? Sa mga SMD, no? Ayan po nung benefits number 35. And then rewards pa rin po, no? World class recognition pa rin. May mga sing-sing po silang binibigay. Pag ikay po talagang masipag, ay siyempre nagkakaibahang kulay ang nandiyan. At kahit hindi po natin sabihin, alam na po natin yan kung gaano kahalaga yung sing-sing na iyan, no? Yan po ay yung benefits number 36. World class recognition pa rin po yung watch, meron po siyang Rolex, no? Builder watch, no? Rolex, yan po yung benefits number 37. And then world class cars, no? Meron din pong regalo, no? Benefits number 38. And then free HMO coverage, no? For MDs and SMD executives po, meron po tayo nito. Benefits number 39. Mayroon din po tayong member support, no? Ito po yung exclusive benefits number 40, yung powerful member portal. Available anytime, anywhere po siya, no? Ito po yung pinaka-tawag nito, kagandahan, no? Na hindi na po natin kailangan yung pila-pila, no? Sila na po mismo ang nag-a-update sa atin. Maliban lang po, no, pag wala tayong mga internet, siyempre mahuhuli po tayo, di ba? And then exclusive benefits number 41, yung daily wish, no? Yan yung mga emails na dumarating sa atin. And then exclusive benefits number 42, ito po yung laging nakikita sa ating mga Facebook, no? Yung paparapampam, yan, yung Senyora Cas. Pag masipag, ay mayroon po tayong pinapaunlakan, pinagsisigawan, no? Pagdating ng araw ng tanggapan ninyo rakas. Ayan po, no? Kaya napakaganda niya, no? Next po. And then ito po yung online dominate tools, no? Yung powerful future of dominates. Mayroon po siyang funnel page, email, marketing. Dito po, ito po yung pag tayo po ay nagre-register dito, mayroon po sa yung dominate tools, no? Yung laging, ito nga, may sunod-sunod ang emails, no? Para tayong estudyante na, yung online class lagi, no? Na kailangan nating nakaupo na lang, hindi na tayo pupunta pa sa school na pipila mag-i-enroll dito, i-click mo lang, no? Naka-enroll ka na, exam ka na, di ba? Pwede ka nang umattend sa mga class, no? Yan po yung 43 and then 44. Yung 43 po, power funnel, yung funnel page, create your website in just 3 steps. And then 44, yan po yung powerful future email marketing, no? Lahat po yan ay makikita po natin sa ating dominate, no? And then exclusive benefits number 45, yung powerful future, no? Affiliate links. Kompleto rekado na po, no? Next po. And then benefits number 46, yung powerful feature, yung live webinar, let's say yung tailor your content on the spot, no? And then benefits number 47, the powerful pre-recorded webinar, yan po yung number 47. And then powerful future, no? Yung survey, custom form to know more about your clients. Yan po yung benefits number 48, no?
And then may mga events din po. Yan po yung sa benefits number 49, no? Registration system for virtual and physical meeting, no? Nandito na po lahat sa dominate natin, no? And then exclusive the benefits number 40, yung powerful future, yung stat report, no? And then 51, yan po yung power future mentors, no? May taga-turo po tayo, no? Kung mayroon po tayong gustong malaman, no? Yung free po short courses from our dominate mentors and many more, no? And then ito po yung mga certification courses, no? Na lahat, halos lahat tayo ay na-avail po natin ito, no? Yung dominate associate certification, mayroon pong dominate content copyright, yan po yung 5253 benefits po na hindi na po tayo lalabas, nandito po lahat sa loob ni IMG, no? Next po. And then ito po yung international members exclusive benefits, yung number 54. Pag abroad mayroon pong money platform, no, yung Visa card. Pero ngayon ay halos sa New Rakas na po ang laging isinisigaw, no, ng natin, no. And then 55 benefits, yan po yung mga events. Mayroon po siyang trainer summit Milan, Dubai Gala Night, and then International Heroes Night. And then benefits number 56, ayun po yung exclusive brands and contents, no. Meron po siyang power of sa Singapore, meron po siya sa USA and din sa Qatar, no. And then pag member po tayo, ito po yung benefits 57 hanggang 62, no. Worldwide protection, no. Yung benefits 57 po, yun po yung accidental death benefits ay meron po siyang halagang 500,000, and then yung burial benefits 100,000, and then yung accidental medical reimbursement benefits ay 100,000, acts of terrorism ay 600,000, and then unprovoked murder and assault 600,000, and then 62, ayan po yung accidental disablement, no. Diba na napakaganda po ni IMG, halos kumpleto recado na po siya, halos andito na po lahat, no? Kung aaralin po natin at magkaroon po tayo ng interest sa mga bisita po natin, kung mayroon po tayong bisita, ay wag na po tayong magpa-saka-saka na, no? Kontakin na lang po natin ang ating mga ano, next po. At dito na po pala nagtatapos, no. Thank you po at magandang umaga muli sa ating lahat. Ako nga uli si Sari, no. Maraming salamat po. Sana po mayroon po kayong natutunan sa ating pag-aaral po ngayong umaga. Thank you po. Back to you, Madam Merali. Thank you. Thank you, Madam. Alora. So, stop sharing po tayo. We have 14 participants. Welcome po kay Ma'am Elizabeth. I believe first timer siyang pumasok sa Zoom natin, at sana araw-araw nga nating makita si Madam Elizabeth dito sa Zoom webinar natin, no. At siya po ay marketing